Ano ang isang bagay iniisip mo bago matulog? Hey, my friend, yan ang katanungan mo na wala akong maisip na sagot. So, nagnilayan ko maigi ang question mo na yun. Hindi ko talaga siya maisip. If we would rephrase the question as what would be your prayer? Parang gano'n. Yeah. Ayoko muna mawala yung mama ko. Ayoko pa siyang mawala. Gusto ko siyang tumanda ng bonggam-bongga. Para siya kanyang ma-enjoy niya yung mga apo niya. Yung mama ko kasi medyo marami siyang kalungkutan sa buhay. Mabigay ko lahat ng gusto niya. Luho. Can you give us 3 advices or words of wisdom? 1, we have to be financially prepared. One of the things that I learned from someone is you should have more than one source of income. So that's the first one. 2nd is let's not only speak with God if we need something. Actually, advice ko yun sa sarili ko. Kasi diba yun yung tendency natin, diba? Pag sobrang may kailangan din tayo, or ako naman kay God, ano naman ako, kumbaga parang, pag sobrang saya ko, lagi ko siyang kinakausap. Pag sobrang lungkot ko, or natatakot ko, lagi ko siyang kinakausap. But, hindi tayo dapat ganun. Kung sinasabi natin na mahal natin ng isang tao, diba, we exert an effort to show them our love through communicating. So, we have to do the same. We have to do the same with, ano, with him. 3rd is, siguro, one, as an autism parent, we need people to be open-minded with our situation. Because sometimes, other people would think that the child has bad behavior. If hindi ka familiar sa condition ng bata, you would think na bad behavior, hindi sumusunod sa magulang. Kasi like, sorry, meron siyang face before na pag nakakakita siya ng bata na mas matangkad sa kanya and mataba, nahawakan niya. So, may mga parents na minsan okay lang, sasabihin mo na, ipasensya na po, special po yung anak ko. Pero minsan may mga parents na, may mga matatanda na, yung talagang titingnan ka na parang, ano ba yun? Parang, anuhin mo naman yung anak mo, parang gano'n. Be open-minded to parents or families who have special children. If we're out in the public, just be open-minded to ano, possible situations that might happen with families with a special child. Thank you for watching! Hindi po madali para sa ating mga naging panauhin na magbahagi ng kanilang puso, ng kanilang kwento, aral, payo, at words of wisdom. Show love! Don't forget to like, share, and subscribe at help me grow this channel para marami pa tayong mga ordinary people na ma-interview at magbahagi rin ng kanilang kwento, aral, payo, at words of wisdom para sa mga ordinary people na kagaya natin. At dahil nasa YouTube na din kayo, please don't forget to watch our past interviews. Meron po tayong mga interview ng nanay, teacher, meron po tayong interview ng mistress o kabit, meron din tayong interview ng OFW. Kaya marami po kayong videos na mapapanood sa channel na to. I have